So, ayun. So, kamusta sa mga kashitsu natin? So, ito meron akong sasagutin na ano na message. Ano pala, tanong ng kashitsu natin. Tinatanong niya kung ano po ba ang advantage nung outside lock at saka yung lock. Ang tinutukoy nito, yung ano, yung mayroon tinatawag na shooter lock, shooter's lock, yung hahawakan lang ng shooter pero hindi nag-lock. At yung natural, yung talagang dalawang pares na aso ay nag-lock talaga. So, bago natin pag-usapan niya. Kasi sasagutin natin na mabilis yan. Madali lang naman yan. So, bago yan, gusto ko lang pala, no, i-congrats yung lahat ng mga kumuha sa amin ng mga aso. At pagpasalamat na rin sa tiwala ninyo sa amin. Nakakapagod lang mag-deliver. Ang alis Pampanga, Quezon, Salukban, Tagaytay, yung iba dito sa Pasig, Marikina, medyo malalapit lang. So, thank you po sa tiwala ninyo. Meron pa ako na naka-pending. May mga ilan pa akong i-deliver. Cagayan de Oro ito, pero nagbago yung kalagayan. So, double na siya i-deliver. At ito pa, matagal na ito. Ngayon ko lang na, ano, na sasagutin. Marami kasi nag-request. Baka, sir, baka pwede kami makuha ng mga adult Shih Tzu nyo na ready to breed. Okay, actually, bago ako gumawa ng video na ito, nakapag-out na ako ng mga ilang adult. So, sige, pagbibigyan po namin kayo sa mga ka-shih tzu natin, sige. Dalawa siguro, mag-out ako ng dalawa. Ngayon, kayo na bahala kung magustuhan ninyo yung ipapakita ko mamaya. Paunahan na lang. I-message nyo ako kung interesado kayo kaagad. Kung sino yung unang ma-entertain ko at pag-close deal, sila yung makakuha. Okay. So, sa mail, pang-stud, ano, ibinigay ko na si Macho eh. So, hindi na ako yung owner ni Macho. Meron na bagong owner. Yung kashitsu natin na taga-bin ng owner ni Sal. So, nakuha niya. Nakakatuwa kasi nagpapasalamat ako kasi mukhang mahusay yung nakakuha kay Macho, mukhang maging mahusay na blader balang araw. So, ayun. At ito, nataon din kasi na palipat kami mga ka-shih tzu, so kailangan ko din na yung suggestion ng ating ka-shih tzu na baka makakuha. Parang napag-isip-isip ko, pwede no? Pwede rin siguro. Okay, kilala niyo si Kumi, yung nanay ng mga, ito, itong mga Shih Tzu na yan, ng mga puppy na yan, na mga kumuha sa amin. Ito yung nanay, yan, si Kumi. So, di ko pa na-check kung ilang taon eh, pero alam ko ba, dalawang taon na to si Kumi. So, ito, sige, out ko si Kumi. Sino may gusto sa inyo? Message nyo kaagad ako sa Sapporo PH. Mag-uusap tayo kung gusto ninyo ng ready to breed. Ang maganda naman dito, wala na kayong bakuna na gagastusin. Wala na kayong kaba na baka mamatay, baka maparbo. Kasi malakas na ang resistensya nito at kumpleto ng bakuna nito. At wala na kayong takot kung proven ba ito o hindi. At wala kayong takot kung talaga bang lavender line, blue line ito. Kasi nakita nyo naman yung mga anak. May mga video tayo dyan na pinapaanak natin siya at legit na naglabas talaga ng mga blue lavender. So, ayan si Kumi. So, tansya ko, baka mga 3 months, 3 to 4 months, rereglahin ulit ito. So, konting panahon lang ang antay ninyo. Kung naisipan nyo, mag-invest sa isang adult ready to breed, okay ito. Walang problema ito. Maganda po i-breed yung ready to breed na kasi nakwento ko sa inyo dati, ang ginamit ko rin dati nung nag-start ako. Pero hindi pa proven yun eh. 8 months naman ang ginamit ko. 8 months na yung binili ko. Ang ibig ko sabihin, 8 months na yung binili ko. So, ito, nasa prime ito si Kumi. Kaya panalo po makakabili dyan. 100% magugustuhan po ninyo at anong gusto ko sabihin, sulit ang investment niya dito. Okay, isa pa. Alas,
Meron akong solid lavender. Ito kasi pang future inahin ko. So sige, bigay natin sa mga kashitsu natin. So ito si Love, yan. Ayun yung pinakalitis na picture niya. So ito naman, di ako sigurado kung 8 months o 9 months na siya. So usap na lang tayo sa page. Sa puro PH lang yan. Dito lang kayo mag-message. Search nyo lang sa Facebook sa puro PH. Kasi iba sa YouTube nag-search eh. Wala yun. Sa YouTube Equal TV yung ginagamit natin para magkaroon ng connection dun sa ating mga kashitsu. Okay. So, bahala na kayo kung ano yung magustuhan ninyo sa dalawa. Pero sa mail, wala pa akong mailalabas sa ngayon. Sa Papi, meron. Message nyo na lang ako. At si Macho kasi yung ito. Uy. Wala sir. Sir Gerald na ito, si Sir Gerald ng message. Patagal yan na ito nililigawan. Pero hindi ko kasi akalain na yung pashitsu natin yung taga Binangonan pupunta agad. E si Sir Gerald, matagal na nililigawan dito si Macho. So pasensya na kay Sir Gerald. Ay ganun po talaga. Minsan talaga baka hindi po talaga para sa inyo, Sir Gerald, kasi hindi ko kayo makontak eh. Nung mga nakarat, tinatawagan ko kayo. Eh, ito, may nakakuha kay Macho, estudyante. So, tingnan natin kung may ilalagay natin yung picture niya dito mamaya. Sige, ilagay natin mamaya. Post natin kung makakahanap ako ng picture. Alam po, nag-selfie kami. So, ayun mga kashitsu. Tungkol naman doon sa outside lock at saka yung lock sa aso. Ano yung pinakamaganda? Siyempre, ang sagot po dyan, wala na pong tatalo dyan sa natural. Parang ganito po, ano ba mas maganda dun sa mga newborn puppy? Yung natural na gatas sa nanay o yung instant powder na gatas? Siyempre, yung natural. Wala pong tatalo doon. Kahit anong pantalino ng tao, yung kalikasan pa rin nila ang pinaka-the best. Dun po sa pag-i-stud, hindi ko sinisiraan yung mga shoot, yung may tawag kasi dyan yung shooter's lock, yung dinidikit na lang ng shooter kasi hindi nag-lock. Wala namang problema doon. Nabubuntis naman po yun. Yung AI na tinatawag nila, yung artificial insemination ba yun? Yung similya, ini-inject mismo doon sa pwede na ba. Wala namang problema to. Problema doon. Nabubuntis naman talaga yun. Pero kung ang tanong ko ninyo, ano yung mas maganda? Siyempre, yung natural, yung talagang nag-lock sila. Bakit? Ano ba purpose? Bakit nag-lock? Ang pag-lock kasi ng aso, dinisenyo talaga sila ng Diyos eh, na nag-lock sila. Doon mo makikita na may purpose talaga siya. Pinipigilan ng pan-lock ng lalaki na lumabas yung similya. Meron kasing certain time na para makalangoy, umabot doon sa egg cell, yung mga sperm. Lalo na yung mga malulusog na sperm na hindi masayang kasi baka mamaya nasabungad yung ano, yung mga malalakas, eh yun ang natatapon. Diba? Para sigurado na makaabot doon sa pupuntahan ng similya, kung malayo man yun, nilalak nung panlak. Alam ko meron din pong ganyan sa ano, sa mga baboy. Pero sa mga baboy, hindi naglalak. Ang sa kanila naman, pag buga ng similya ng lalaking baboy, meron nilalabas yung baboy na parang malagkit doon sa pututoy niya. Tapos after ng similya, bubuga yung parang malagkit na yon. Tapos kinabukasan, makikita ng may-ari, may lalabas na parang jelly. Kasi pagpasok ng similya ng baboy, yung parang jelly na yun, pinipigilan niya na patapon yung similya. Kinabukasan, lumalabas na lang yon. Misa nga, napagkakamalan ng baguhang nagbe-breed ng baboy na nakunan o kaya hindi nabuntis yung aso nila kasi parang similya na lumabas. Parang similya na nagdikit-dikit na namuo. Hindi yon. Sa baboy, meron din ganon. Parang panlak. Yon. Pampigil sa similya. Kaya wag po kayong mag-alala kung meron kayong shooter at yun ang ginagawa, hindi shoot. Normal lang po yon, madam. Si Madam Rochelle. Si Madam Rochelle yung ano nagtatanong. So, ayun. Yun po yung ating sagot sa simpleng tanong. At kung meron pa silang tanong about
sa pag-lock, i-message nyo ako. So, ayun. So, sa lahat na may tanong at may kailangan po, mag-message na kasi sa Puro PH. So, thank you mga ka-Shih Tzu. So, isip ulit tayo ng mga ibang content natin. Message nyo ako para may naisip kayong magandang content pag-usapan natin. So, ayun. Thank you.